So itong recipe na to is very special to me because this reminds me of my good baker friends in Spain. So bago ko simulan to, gusto ko pong batiin lahat ng aking mga viewers at mga fellow bakers, mga kaibigan na nasa Espanya. O isama natin, nasa buong Europe, isama na natin lahat ng nasa overseas. Okay? Dahil noon nagpunta po ako ng Spain few years ago, si Christine, one of my Pinay friends na nasa Spain, Diyos ko po, gumising po kami ng napakaaga dahil gusto po namin mag-abang sa tindahan ng churros at manood kung paano gawin yung mga churros. Madilim pa po, parang alas 6 ata ng umaga yon. Diyos ko, failed dahil hindi po kami pinapasok. So ang ginawa namin, nag-ikot na lang po kami sa buong Madrid para tumikim ng iba't ibang klaseng churros at nag-test ng recipe sa bahay pagbalik ko. So today, I'm going to teach you churros with hot chocolate. Napakadaling gawin. Hindi mo kailangan ng special tools. So first, nako yung kodigo ko, naiwan ko pa dito. So first, you need to boil water. So habang pinapakulo ko yung tubig, gagawin ko na muna yung hot chocolate. I have here a sauce pot. Ilalagay ko yung fresh milk. You just put fresh milk and dark chocolate. I'm using Belgian chocolate. Pwede ka din gumamit ng ibang klaseng tsoklate. And then, you just heat it here hanggang matunaw lang yung chocolate. And then if you want to enhance the flavor, yung dating nung chocolate, you can put pinch of cinnamon powder and some cayenne pepper. Hindi naman yan baka po umanghang, hindi po. Ang ginagawa po niyan, ine-enhance niya yung chocolate mo. Nagkakaroon ng stronger body. O, di ba? Hanggang matunaw lang, pwede mo din naman gawin to sa microwave. O baka tatanungin nyo, ano ang favorite churros mo sa Spain? Actually, halos pare-pareho naman kasi lahat masarap. Totoo po yun, ha? Walang sugar coating. Churros lang ang nilalagyan ng sugar coating, no? Pero may isang churros brand doon, yun yung parang last day ko na ata yun. Sinama ako ng mga Pinay bakers sa isang churros store. It's called Valor. Ay nako, ang sarap. Parang ensaymada na pinirito yung churros. Kakaiba siya, hindi siya yung traditional na churro na ano, pero gustong gusto ko yung lasa. Itong ginagawa natin is the traditional, no? And perfect lahat with hot chocolate or simply with powdered sugar. Siyempre, ang pinaka-secret naman ng churros is kailangan bagong luto, no? Kung gusto mo talagang masarap. So yan, natutunaw na yung aking tsoklate. If you want it thinner, dagdagan mo lang ng fresh milk. Gusto mo lang is yung consistency, the perfect consistency na kakapit siya dun sa churros mo when you dip the churro. Ayan, so I'm going to turn off the flame and then I just continue mixing it here. Lalagyan ko lang ng pinch of cinnamon powder and konting cayenne pepper. Konti lang. This is just your chocolate dipping sauce. Konting cinnamon and konting cayenne. Perfect. So I set that aside and then tamang-tama kumukulo na yung aking tubig. Parang feeling ko medyo malapot ito, so lagyan ko ng konting fresh milk. Nasa sa'yo talaga ha, yung thickness. Nasa sa'yo. Kasi yung iba, katulad ng nanay ko, ang gusto niya is parang naiinom niya, nahihigop naman niya yung hot chocolate. Kung saan consistency ka, masaya. Pero ako, masaya ako kung consistent. O, diba? Ganun lang ang life. And then, eto, kumukulo na.
So pag kumukulo na siya, you put the butter. Wala pong itlog ito ha, kasi pag naglagay ka ng itlog, that's added moisture na nare-retain sa dough. So nangyayari, hindi lumulutong ng matagal yung churros. Mabilis siyang kumunat. No? Churros is different from choux pastry. Yung ginagamit natin sa cream puff, pwede mo ding gamitin yon for churros, but the traditional, ganito lang po ang recipe. You put the sugar, konting baking powder dito. Nako, paminta po kasi nakuha ko. So, konting salt. Ayan, because salt improves the flavor of the dough. So, you mix it. Pag natunaw na yung butter, ganito po yung timing ha. I'm going to show it to you. Kaya mukhang madami itong ginagawa ko times to the recipe. Pag natunaw na yung butter, you just put your flour. Bukas pa po yung apoy ha. Hindi ko pa po pinapatay ang apoy. You put the flour. Pag nalagay mo na yung harina, you just mix it using a wooden spoon like this. And then you turn off the flame. Patayin mo na yung apoy and then magiging parang dough siya. Of course, I'm using La Filipina unchlorinated all-purpose flour. Okay. Ngayon dito, you have two options. Pwede mo itong masahin manually or you can also use a mixer. Ayaw ko naman sabihin yon na pinapahirapan ko kayo, so subukan natin masahin siya manually. Kailangan lang palamigin natin siya ng konti. Kasi mapapaso po tayo. So isali natin siya sa isang bowl. So the next step, mamasahin mo po yan until it forms into a dough. No? Ngayon is mainit-init pa po. So ginagamitan ko siya nitong flat scraper. Kung may mixer ka, isalang mo na sa mixer with a paddle attachment. Ah, diba? Para talaga siyang paste, pwede mo din siyang ilagay sa table mo. Ayan. So, medyo manageable na. Hindi na siya ganung kainit. Mainit pa pala. Ay, parang pinagpawisan ako. Mainit na, pero kaya na. May mga bagay naman na kailangan nating kayanin. Ayan. O, diba? Para siyang pie dough. Yun yung consistency na gusto mong ma-achieve. And this one, pwede mo siyang i-prepare ahead of time para hindi ka ma-stress. Konti na lang kasi may mga konting lumps pa. O so para habang inaano ko yan, magpapainit na ako ng mantika. Na-realize ko, kaya pala ako nahihirapan. Kasi double recipe. Eh paano? Anong nalaman ng mga kapatid ko na churros ang aking video ngayon? Sabi, dagdagan mo na. O diba? Kaya pala nahihirapan ako, isip ako ng isip kung bakit ba ako hirap na hirap sa pagmamasa? Eh, nung tinest ko to, hindi naman ganito pagod ko. My God. Oh, ayan. Smooth. Oh, diba? Smooth. Maski napaso ka ng konti. And then, nagpapainit na ako ng mantika. Now, you have different options. Dadagdagan ko po yung mantika, parang kapos. I'm using corn oil. Alam ko, tatanungin ninyo, pwede po bang ganito? Kahit anong mantika po ang makakapagpasaya sa'yo. Wag lang olive oil, wag lang sesame oil. Kaya po corn oil yung ginagamit ko kasi nanghingi lang po ako sa bakery. Ito, corn oil po kasi gamit namin sa bakery, sa pastry kitchen. Humingi lang po ako sa kanila. Traditionally, meron tayong tinatawag na, ano nga ba yun? Churreria, parang ganun. Correct me if I'm wrong sa pronunciation. Yun yung pang-shape ng churros. So, hindi ko alam, baka meron sa online stores. You can buy this. This is the churro press. Churro press. No? Ilagay mo lang yung dough dyan sa loob. And then, ayan, isasalpak mo siya. And then you just press like that. And then you have your churros, no? Eh, alam ko, kilalang kilala ko na ho kayo. Sasabihin nyo, eh, gusto ko nang gumawa ngayon. Eh, alam mo naman, bago dumating yung mga orders online or wala naman akong on-hand niyang
churro press mo na yan. Kumuha ka lang ng piping tip. Ako nga mas type ko pang gamitin to. This is a star tip. O star tip lang, pang pipe ng icing. And then you just make press like that. See? Ipe-press mo lang. Wow. Just like you're making longganisa. Manually. Hindi po siya mahirap. Medyo mas matagal lang siya, pero maganda ding bonding kasama ng mga anak nyo. See? And then, you have your churros. Oh, bongga, di ba? And then this one, sa totoo lang, pwede mo na itong i-freezer. Hindi po kasi siya kakayanin sa piping bag, kaya talagang manual kang mag-prepress. Push mo lang! Literal na, ipupush mo lang. Yun lang yan. Diba? And then, be careful ha, kasi magda-dry po ito. So, I'm going to get a plastic wrap. Okay? And then, ganyan mo lang. Hindi naman kailangan Ziploc. Kahit plastic labo, pwede na. Wala naman pong problema. Pag nagda-dry kasi, medyo mahirap na siyang ipush. By accident lang po namin na discover tong paggamit ng piping tip kasi hindi ko makita yung aking churro press. Kung saan ko ba nailagay yun? So, naisip ko, why don't we just innovate? Okay, so magtsatsaga ka lang talagang mag-push-push. Kaya ito pinapawisan ako. Pero push lang, okay? So, it's very important that your oil is hot. I have here hot oil. See? Because you want to keep the outside of the churros really crunchy and then the inside a bit moist. So deep fry it in a hot oil. Again, pwede kang mag-prepare nito in advance. How nice. So you want to deep fry it until golden. Push lang, push. Push pa more. And then, yung mantikang ginamit mo for frying this, yun din ang gamitin mo for the next batch. Pag medyo nangingitim na, kuha ka pa din ng konti from the old batch, ihalo mo pa din dun sa bagong batch. No? Kasi, sa totoo lang, many people might be against this, pero ang mantika kasi, pag second use, mas maganda po ang kinakalabasan. Mas maganda yung pagka-brown. Well, syempre, pag maantana, itapon mo na. O, ayan o, makikita mo. It's browning nicely. Konti pa. Malakas na apoy. I'm sure namimiss nyo nang kumain ng churros sa labas. So, magluto ka and kainin mo sa garden mo or sa balcony. Ang dali-dali lang po niyang gawin. Or i-freezer mo po ito. So, whenever meron kang special na pupunta, di ba? Eh, bawal nga tumanggap ng bisita ngayon. So, special yung sarili mo. If you want to treat yourself with a special merienda or your family from the freezer, bato mo lang sa mantika. Pwede din palang gamitan mo ng sandok kung sumasakit na yung daliri mo. Sumasamakit na yung daliri ko sa dami ng pinush ka, pupush ko. Or you can also use pala the tip of a sandok. O, effective din to, di ba? Kaysa o-order ka pa nung made in Spain na compress na churros. Okay, so let's see. Kung gusto mo mas brown pa, pwede din. Let's do another batch. If you want to make, tumikim na po ako ng isa. So, ganito pagpiplate niyan. This is powdered sugar. So, get ka ng hot chocolate. Puso siya nito, nitong churros na to. Pero, ang dali-dali lang niyang gawin. Oh, diba? And then, you put powdered sugar. Diba? Tumikim na ako ng isa kanina ito. Kung gusto mong mini churro o ganyan. Pagka sa dessert buffet naman, although ngayon kasi, di ba,
paano ka naman po magdi-dessert buffet? Ginagawa natin sa shot glass, nilulubog na yung churros na ganyan. Hindi nakalagay na siya sa shot glass na ganito. Pang dessert buffet. O, di ba? Parang ganyan. So, tikman na natin. Ito na. Mm-hmm. The outside is very crunchy. The inside is still moist. Mm. Para ako nasa Spain. Sarap. Para tuloy gusto ko magluto ng paella for dinner. Sarap talaga niya. It's very flaky yung labas niya. Mm. Hindi siya lumalaban. So very important, the dough, huwag mo siyang i-overmix. You just want to mix it until combined. See? Yung loob niya is medyo basa lang ng konti. And then the outside is very crisp. Mm. This is perfect. This is bongga. So, hindi pa tayo pwedeng pupunta ng Spain ngayon. Medyo mahirap pa magbiyahe. But, you can prepare churros at home. So, gumawa ka na dahil napakasarap nito. And, see you in Spain. Take care and I'll see you soon.